Good day mga lods, so marami na naman tayong basketball updates. Justin Brownlee, best player agad sa Pelita Jaya ng Indonesian Basketball League. Raymond Almasan, Calvin Optana at GM Kalma Wagi sa All-Star 2024 Individual Competition. Ito ngayon mga lods ang ating pag-uusapan sa video natin ito. Ngunit kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel ay humihingi po ako ng likes, share and subscribe. Maraming salamat in advance. So ito nga mga lods ang 2024 PBA All-Star Game kung saan ay ginanap nga ito sa Bacolod. So dito nga mga lods sa report ng Inquirer.net, PBA All-Star Raymond Almasan panalo sa inaugural Big Man 3-point shootout. So ito nga mga lods ang pumalit para dito sa slam dunk contest na tinanggal pansamantala dahil sa report ay mayroong mga injury ito mga participants. Ngayon nga mga lods, kilalanin natin ang mga participants naman para dito sa 3-point shootout para sa Big Man Edition. So narito si Ralph Co ng Barangay Ginebra San Miguel, si Christian David ng Blackwater Busing, itong si Kit Saldivar ng Converge, James Lapot ng Magnolia, Raymond Almasan ng Meralco, itong si Dave Marcelo ng Inlex, si GM Kalma ng Northport, Jason Perkins ng Phoenix, Leonard Santelian para sa Rin or Shine, John Mar Fajardo para sa San Miguel Vermin, Isaac Go para naman sa Terra Firma Jeep, at Brandon Ganuilas Roser para dito naman sa TNT Trupang Giga. So ngayon mga lords, matutunghayan natin ang labanan ng mga bigs dito sa 3-point shootout kung saan ay inaabangan nga dito mga lords ang pagpapakitang gilas ng 7-time MVP na si Jormar Fajardo ng San Miguel Vermin. Ngunit dito nga mga lords, kinapos siya sa elimination round at nagtala lamang siya ng 15 points. Samantala, nang una naman dito si Christian David at saka si Isaac Go na mayroong 20 points at itong si Raymond Almasan ay 17 points at silang tatlo ang babante para dito sa finals. At ngayon nga mga lords ay napanalunan ni Raymond Almasan ang corona at 30,000 pesos. So si dito naman mga lords, para naman sa guardia position ng 3-point shootout ay napanalunan naman ni Calvin Optana ang titulo at saka yung 30,000 pesos para dito sa 3-point shootout. So ngayon mga lords, kilalanin naman natin ang 3-point shootout guard edition. So narito si Ahan Misi ng Barangay Ginebra, si Jim Shep ng Blackwater Busing, si Stacto ng Converge, si Paul Lee ng Magnolia, si Chris Newsom ng Meralco, si Ruby Herdo ng Inlex, si Arvin Tolentino ng Northport, itong si Ken Tapi ng Phoenix, itong si Andre Caracot ng Rain or Shine ni Last of Winters, Marcio Lasater ng San Miguel Vermin, Jabby Gomez de Leanio ng Terra Firma Jeep at saka itong si Calvin Optana ng TNT Trupang Giga. So para dito sa 3-point shootout para sa Guardia Edition, ang defending champion dito ay itong si Paul Lee ng Magnolia Chicken Templados. At inaasahan nga dito ng mga lords na itong si Calvin Optana at saka si Arvin Tolentino ang magiging matinding kalaban nitong si Paul Lee. Kung saan sa elimination round nga itong si Paul Lee ay may score ng 26 points, 28 points naman para kay Newsom at 22 points naman para sa kay Calvin Optana, 20 naman para kay Ken Tapin. So ang tatlong naglaban-laban sa finals ay itong si Calvin Optana, itong si ang defending champion na si Paul Lee at saka itong si Chris Newsom. Kung saan dito nga mga lords ay umiscore itong si Calvin Optana ng 25 points sa final round at tinalo nga niya dito ang defending champion na si Paul Lee na umiscore lamang ng 20 points at si Chris Newsom naman mga lords ay mayroon lang 15 points sa laban na ito. Kaya dito nga mga lords, napanalunan nga nitong si Calvin Optana ng TNT Trupang Giga at nabaklasan niya ng corona itong si Paul Lee ng Magnolia Chicken Templados matapos nga nitong talunin dito sa kanilang 3-point shootout competition sa PBA All-Star 2024. At hindi na rin
nakuha ni Paul Lee na tapatan ang nagawa nitong si Terrence Romeo na back-to-back three-point shootout champion. So ngayon nga mga lords, itong si Calvin Optana na ang may hawak para dito sa PBA three-point shootout competition. So anyway nga mga lords, maaga nga na eliminate dito si James Schaap, so, yung mga dating inaasahan makakapasok dito sa three-point shootout. So dito makikita natin na itong si Calvin Optana ay nanaig nga sa three-point shootout nila ni Paul Lee. At good fight naman ang ipinakita ni Paul Lee sa laban na ito. Ngunit kinapos nga lang siya ng 5 puntos dito kay Calvin Optana. So sa kabuuan ay masayang masaya itong si Calvin Optana at ang kanyang mga teammates sa naging performance nitong si Calvin Optana. Ngayon naman mga lords, para naman dito sa Obstacle Challenge, ayon sa report ng Inquirer.net, Northport GM Calma wins PBE All-Star Obstacle Challenge. Ngayon mga lords, kakilalanin natin ang mga Obstacle Challenge participants. Para sa big man, itong si Ralph ng Hinebra, si Giupiana ng Blackwater Busing, itong si Justin Arana ng Converge, James Lapot ng Magnolia, itong si Raymond Almasan ng Meralco Bolts, itong si Dib Marcelo ng Inlex, itong si GM Calma ng Northport, Phoenix para kay si Jason Perkins, si Leonard Santillan para dito sa Rain or Shine, si Muala Tautua sa Senang San Miguel Bermin, si Isaac Gu naman ng Tierra Firma Jeep, at Brandon Ganuelas Roser ng TNT. So dito sa Obstacle Challenge ng mga lords, ang defending champion dito ay si Dib Marcelo ng Inlex Road Warriors, ngunit hindi na rin nakaabanti si Dib Marcelo sa susunod na round matapos talunin ito ng rookie ng Barangay Hinebra San Miguel na si Ralph Co. So pumasok para sa finals itong si Santillan, itong si James Lapot at saka itong si GM Calma, kung saan nagrehistro si GM Calma ng mabilis na 26 seconds, 29 naman para dito kay Santillan para mapanalunan niya ang 30,000 at Corona. Para naman dito sa update kay Justin Brownlee dito sa debut games niya para sa Pilita Jaya sa IBL, ay nagrehistro ito ng double-double performance agad mga lords. So dito nga mga lords ay natunghayan nga ng mga Indonesian fans kung gaano nga kagaling itong si Justin Brownlee, na ayon pa nga sa coach ng Pilita Jaya ay naihambing na nga ito si Justin Brownlee sa mga NBA player. So dito nga mga lords ay sinimplihan lamang ni Justin Brownlee sa kanyang double-double performance, 14 points, 11 rebounds, 3 assists at 2 steals, na mayroon itong 70% shooting from the field itong si Justin Brownlee, na naglaro ng almost 28 minutes dito nga mga lords. At kapansin-pansin din natin na limitado nga na makahawak ng bola itong si Justin Brownlee dahil na rin siguro sa tatlo silang import nitong si Mac Daniels at si Thomas Robinson. So asahan natin mga lords sa naging performance ni Justin Brownlee dito sa kanyang debut games, sa mga susunod na laban ay mapapasahan na itong si Justin Brownlee. Maraming salamat.